For today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life vlog! So it's Thursday nga pala ngayon, pagkagising ko wala na si Mister, maaga at nang pumasok sa work. So alam niyo naman si Mister bumibiyahe yan papunta sa Oakland, kaya naman super early talaga nagigising. Kami naman mga bata, alas 7 ng umaga kami gumigising. Pag may school, pero pag wala naman, sleep in kami hanggang 8 o'clock. Pagkasapit nga ng alas 9 ng umaga, dinapok ko na yung mga bata sa school. Ready na sila pumasok. Napakaganda na nga ng araw dito sa New Zealand ngayon at hindi umuulan. So ilang araw na ata, weekend, palaging umuulan. So thankful talaga ako pag nakakakita ko ng sunshine. Alam niyo naman napaka-importante yung sunshine sa atin at nagbibigay yan ng happiness. Pag gloomy naman tsaka medyo maulan, depressing talaga. Tsaka pag may araw marami tayong nagagawa sa buhay at hindi masyadong malamig. So pagka-uwi ko nga ng bahay, naglinis agad ako, nagtupi ng mga damit. So akala ng iba napakadali maging stay home mom at walang ginagawa sa buhay. So pagkapasok ng mga bata sa school, pagkapasok ni Mister, tuloy-tuloy naman yung trabaho namin dito sa bahay. Dahil nga maganda yung araw ngayon, napag-isipan kong magsampay. So 2 weeks na ata hindi na ako nakapagsampay dito sa labas ng bahay. Naglinis din ako ng sasakyan. So medyo ilang araw na ata, ilang weeks na ata hindi na nilinisan. Yung isa nga pala sasakyan namin, pinahiram muna namin sa pinsan ni Mister. Andito kasi sa New Zealand at taga-holiday for ilang weeks. Hindi naman namin ginagamit, so pinahiram muna namin. Ilang buwan na ata kami nakauwi galing sa Pilipinas sa holiday namin at namimiss ko na talaga. Gustong-gusto ko nang bumalik ulit sa Pilipinas, pero unfortunately, dito muna tayo sa New Zealand. Nagugas nga pala ako ng mga pinggan, yung mga anak ko kasi. After mag-breakfast, meron pa yung mga leftover na mga hugasin. Pag maganda yung araw, naglalakad talaga ako dito sa New Zealand o nagja-jogging ako. Napakaganda kasi ng mga tanawin at maganda din sa ating katawan na nag-exercise tayo. Pa-spring na nga pala dito sa New Zealand at tingnan nyo namumulaklak na ang napakagandang magnolia tree. Ito lang yung isa sa mga paborito ko na mga kahoy o puno dito sa New Zealand. Pagkatapos ko nga maglakad-lakad, bumalik na agad ako sa bahay at magluluto na tayo ng hapunan. Sumaaga talaga akong nagpre-prepare ng dinner bago pa ang lahat. Para naman wala na akong iisipin at wala na akong gagawin maya-maya. Iniinit ko na lang lahat ng mga pagkain na naluluto ko. So magluluto nga pala tayo ng pie. Napakasimple lang naman at napanood ko nga sa YouTube ang recipe. Maghihiwa lang tayo dito ng sibuyas. Isa ito sa mga sangkap na gagamitin natin ngayon at kakailanganin din natin of course ng bawang. Napakasimple lang ang lulutoy natin ngayon na meat pie. Pagkatapos ko nga palang maghiwa ng ating aromatics, dito tayo sa labas magluluto of course at napakaganda nga ng panahon. So isisir nga pala natin yung ating meat dito. Gamit ko nga pala is karne ng baka. So ipiprito lang natin ito. Konti lang naman, huwag masyadong lutuin. Kakailanganin lang natin itong mabrown at pagkatapos igigisan na natin yung ating sibuyas. At pagkatapos, i-add na natin yung ating bawang. Gisa-gisahin lang natin ito for few minutes. At after nyan, maglalagay din tayo ng harina. Ito nga pala yung mag-add ng pampalapot ng ating sabaw. After nga pala is nag-add din ako dito ng beef broth. At of course mag-add din tayo ng ating red wine. Marami-rami ito. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo malalasing nito. So kapag nagluluto tayo gamit ang red wine or any wine, nag-evaporate yung alcohol niyan at nawawala na. So hindi ka na malalasing. So nag-add nga pala ako ng tomato paste, Worcestershire sauce at saka salt and pepper at bay leaves. After nyan is ilalagay na natin yung ating karne na brinown kanina. Mix lang natin ito together at pagkatapos, tatakpan lang natin ito. Isislow cook natin ito for 2 hours. Ngayon naman is gagawa tayo ng ating homemade shortcut pastry. Meron tayo ditong harina. Magpo-form lang tayo ng circle. Ilalagay natin ng egg yolk. Maglalagay din tayo ng tubig at saka asin. Mix lang natin ito together at ngayon naman, i-add na natin yung ating softened butter. So maraming nagre-reklamo kapag gumagamit ako ng pastry galing sa supermarket. So ngayon magagamit tayo ng ating homemade at walang preservatives. Puro natural at napakasarap na shortcut pastry. Alam nyo man pag may pie, meron yung pastry na ginagamit. So imimix lang natin lahat ng mga ingredients. Napakasimple lang gumawa ng shortcut pastry. Nasa YouTube ang recipe of course.
So sa sinaunang panahon daw, yung mga tao is nagre-read sila ng mga recipe sa mga books. Ngayon naman is pinapanood na lang natin sa YouTube at nakikita na natin paano nila yung ginagawa. Pagkatapos ko nga palang magawa ng pastry, is kumain muna ako, nagpahinga. At after ng 2 hours, chinek ko nga yung ating meat pie. Ito nga pala yung filling natin na ilalagay sa ating pie. Pagkasapit nga ng alas 3, eh sinundo na namin yung mga bata, sabay nga pala kami ni Mister. Do hindi na bumaba si Mister, ako nang kumuha sa mga bata at medyo masakit yung baywang ni Mister. Mm-hmm. Did he? Pagkatapos ko nga masundo yung mga bata, eh sumuwi na ako, bumalik na kami ni Mister at nasa bahay na. Chinik ko nga yung ating puff pastry at ready na naka-chill na ng 1 hour at ngayon naman igagawa tayo ng ating bilog-bilog. So ito nga pala yung hulmahan na gagawin natin sa meat pie. Ilalagay natin sa ating muffin tray. So wala nga pala akong pie na para shapes. So ito lang yung gagamitin natin ngayon, yung muffin tray. So after nating malagay yung ating puff pastry, is ilalagay na rin natin yung ating filling. Ito yung niluto natin kanina na meat. At pagkatapos nyan, i-cover natin ng puff pastry. So bumili nga pala ako ng puff pastry sa supermarket. Hindi na ako gumawa, iaabutin tayo ng Semana Santa. So pagkatapos nating malagay ito sa tops, kakat natin para naman umalsa yung singaw. So yung pie dito sa New Zealand, famous yan at maraming nabibili. At napakasarap nga ng pie dito sa New Zealand, wala talagang kapantay. So after nga pala nating maglagay ng egg wash, ibe-bake na natin ito sa oven. Ngayon naman sis, maghihiwa tayo ng ating patatas. Kakailangan nila natin itong mahiwa into tiny pieces. Ibe-bake ko lang ito, napakasimple lang. Pagkatapos nga palang mahiwa, ilalagay natin ito sa isang bowl. At isisison natin ito ng paprika. Maglalagay din tayo ng garlic powder, asin at saka pepper. Ngayon naman is mag-add tayo ng ating olive oil. Napakasarap nito. Ito talaga yung easy peasy na dinner idea ko, side dish. Ilalagay ko lang ito sa oven kasabay ng aking pie. At shinower na nga pala ni Mister yung mga bata. So medyo long day ngayon. Maraming ganap sa buhay dito sa bahay. There's some more cooking now, I think. Yeah. Get some broccoli. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!